Narito ang kumpletong pahayag ni Bidoy kung paano at saan siya nagpositibo sa sakit na COVID-19. Marami pa rin nagtatanong kung saan ko nakuha yung virus. So let me tell you what I think. Nung early July, bumiyahe kami sa Batangas. At kahit bahay, kotse, bahay lang yung naging sistema namin papunta at pabalik. Siyempre, yung kagad ang pumasok sa isip ko. Dun sa biyahe namin na yun, tatlong tao lang yung medyo nakalapit sa akin at lahat sila ngayon ay negative. Sa apat na kasambahay namin na pinatest din namin, isa ang nag-positive pero asymptomatic. At kumpara sa misis ko at sa mga anak ko, ako yung pinaka-hindi in contact sa kanila. Si Ayoy at yung mga anak ko, nag-negative din sa test. So, ibig sabihin, hindi ko sa Batangas nakuha. So, saan ko kaya nakuha yung virus? Ang duda ko, deliveries. Pero FYI, lahat ng deliveries na dumadating, hindi nakakapasok dito sa studio nang hindi sinasanitize. Pero dahil siguro sa sobrang excited ko na mabuo tong studio ko, palagay ko may mga online deliveries akong nabuksan, tapos diretso ginamit ko na agad. Sa sobrang atat ko, malamang hindi ko na nasanitize yung nasa loob nung package. Yun lang ang nakikita kong paraan para makasingit yung virus sa loob ng katawan ko. Kaya advice ko sa lahat na mahilig magpa-deliver, nako please lang, maniguro kayo. Sa ngayon, doble na ang dinadaanan ng deliveries namin. Una, sinasanitize, tapos ini-sterilize ng UV light. Hindi lang yung packaging, pati yung laman. At bawat binubuksan ko, lalo pag bago, nagsusuot na ako ng mask at saka naglilinis ako ng kamay before and after kung hawakan. Ganito na ang new normal. Hopefully, hindi lang sa pamilya ko, kundi para sa mga pamilya nyo na rin. Komedyante po ako by profession, pero makinig po sana kayo pag sinabi kong hindi biro ang magka-COVID. Sabi ko nga, ang buhay puno ng punchline. Pero hindi lahat ng punchline nakakatawa. Yung iba, corny talaga. Yung iba, nakakaiyak. May ibang mga taong hindi naniniwala, may mga taong iba ang prinsipyo. Dasal ko lang na yung nangyari sa amin ng pamilya ko ay hindi mangyari sa inyo. Pero kahit papaano, may mga magagandang bagay din na dinala tong COVID sa buhay ng iba sa atin. Mas nakilala mo ang sarili mo, nalaman mo yung strength and weaknesses mo, mas nakilala mo ang partner mo, mas napalapit sa iyo ang pamilya mo. Pero when it hits you, I mean yung literal na tinamaan ka o isa sa pamilya mo, doon ka parang panghihinaan ng loob eh. I'm sure makaka-relate yung iba sa inyo na nagka-COVID. Nawalan lahat ng meaning yung mga gamit ko dito. Di wala akong ganang mag-setup, magkalikot, mag-PS4, o kahit mag-YouTube o Netflix, wala. Ayoko nang gumawa ng vlog. Ang gusto ko lang, gumaling na kagad ako para mayakap ko na yung pamilya ko. At habang iniisip mo, parang lalo ka naiinip. Kaya puro tulog na lang ginawa ko para bumilis ang oras. Minsan, makakaidlip ako ng 30 minutes, pero gusto ko talagang mag-umaga na para minus one day na naman. Ang pinakamatinding makakalaban mo pala during quarantine ay yung lungkot. Biruin mo to, nasa kabilang kwarto lang sila. E paano pa yung mga severe na cases na talagang tinanggalan na ng pag-asa na makita yung mga mahal nila. Kaya kung may time kayo na magsingit ng isang prayer para sa mga naapektuhan ng COVID, please do so, and I'm sure they'd appreciate that. At bukod dun sa mga sinabi ko, nakakadagdag din sa sakit yung ano, yung stigma sa mga COVID patients. Para kang tinataka na reject ng lipunan. Kahit naka full PPE ka, iniiwasan ka ng mga tao, kinatatakutan, pinandidirihan. Ang masama yung iba, hinihiya o hinaharas ka pa. Hindi ko na lang idedetalye, pero kami mismo ng pamilya ko, naka-experience kami ng harassment. Eh wala, ganun talaga eh. Kaya siguro yung iba, ayaw na lang ipaalam na may COVID sila eh. Or worse, kahit may nararamdaman na, ayaw na lang nila magpa-test. Kasi bukod sa siguradong gagastos ka na, dadaanan mo pa yung mga ganun. Although syempre, hindi tama yun. Dapat maging responsable tayo, hindi lang para sa mga sarili natin, kundi para sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, at yung mga tao sa paligid na pwede natin maapektuhan. Huwag nyo naintindihin yung sasabihin ng iba. Ipagdasal nyo na lang sila. The good news is, ngayong sinushoot ko tong video na to, ilan na ba? 9 days na akong walang symptoms. Hopefully, paglabas nitong vlog na to, 11 days straight na. Kumuha rin ako ng health certificate stating na pag umabot ako ng 14 days na walang symptoms, eh, lalaya na ako. At yun yung pinangahawakan ko. Yun yung inspiration para bumalik yung energy ko, yung focus ko. And hopefully, pagdating ng day 14, naka-level up na rin ako. Again, BSS, gusto kong magpasalamat sa lahat sa inyo. Salamat sa mga prayers, salamat sa mga messages, salamat sa ipinaramdam niyong pagmamahal. Sana kahit dito sa mga vlogs na ginagawa ko, eh, makabawi ako kahit papano sa inyo. Kasama po sa mga dasal ko na mag-level up kayong lahat. At bukod sa pag-aalala para sa akin, eh, huwag niyo rin kalimutang alalahanin yung mga sarili niyo at yung mga pamilya ninyo. Ako po si Michael V, and I claim in his name, I am a COVID survivor. Thank you for watching, and I'll see you on the next Bitoy story. Thank you for sharing your story, Bitoy. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.